Hello everyone and welcome back to my YouTube channel again. And for today's video, mag-unboxing po tayo ng isang rotorizer soap. And this one. Kaya-testing na din po natin ito mamaya after this unboxing po. Na po yung box niya. So sa box po niya, meron po siyang nakalagay na fragile. And then gugupitin ko na po yung plastic niya. Tsaka tanggalin ko na din po yung bubble wrap plastic niya. So yan po yung nakalagay. So continue po tayo sa pagbukas. Buksan na po natin yung pinakakahon niya. So yan, makikita po natin yung ano niya, storage case po niya. So yan, buksan po natin yung storage case po niya. So yan, di ba ang ganda? Ang nice. So ang laman naman po ng storage case po niya. Andito po yung user and manual guide po niya. So yung kulay white. And then ito po yung ano, pinaka-unit niya, yung mini circular saw. So as you can see, di ba? Ang ganda at saka nice po niya. And then yung ano, yung blade niyang tatlo. So maya-maya po i-explain ko po anong pagkakaiba ng tatlong blade. Andito din po yung dalawang socket niya, socket wrench, yan po. Andito ang kanyang aspiration hose. Meron din po itong 1.6 meter long. Sa panghuli, andito ang kanyang storage case. So maganda siya kasi makapal siya. Papakita po natin paano po maglagay ng ano, blade. So yung blade na ginagamit ko po, ito po yung ano, carbide cutting blade. So yung carbide cutting blade, ito po yung ano, pang wood. So may 18 po itong teeth. So ayan, yung blade niya may 18 pong ipin. So ilalagay na po natin ito gamit po yung ano, socket wrench at saka hex wrench. So ayan, yung sa kabila naman po, ilalagay po ang hex wrench. Sa kanan naman po, nilalagay ang hex socket wrench. Kabila naman po, tinatanggal ko na po yung lock niya using hex wrench. So ayan, ikakabit na po natin yung wood blade niya. So ipitan po natin using hex wrench po. And then yung lock po niya, ilagay na po natin. Sa kanan po, susuportahan po natin siya ng socket wrench. Ayan, para paghigpit po sa hex wrench niya sa kaliwa. So, dapat mahigpit na mahigpit po talaga siya. Para hindi po siya matanggal yung blade at saka yung lock niya. As you can see po, makikita po natin na napipihit ko po siya ng mahigpit na mahigpit kasi nga po nakasupport po yung hex wrench po niya sa kabila. I-try na po natin i-testing kung gumagana ang unit. Lakas ng hangin niya. Parang gusto kong gawin ng electric fan to. Ginagawa mo! Diba? Tingnan nyo po. Try ko po. Kung napapansin po natin, yung rear ventilation hole niya, medyo may kalakasan po yung buga ng hangin niya. So, diba? Nakikita naman po natin. So, itong blade na to ay ang high-speed steel cutting blade. So, meron po itong 54.8 mm. So, meron din po itong 30 na ipin itong blade niya. So, ito ay ginagamit for aluminum po. So isang blade na pong ito, ito naman po yung carbide cutting blade. So meron din po itong 54.8 mm. So yung teeth po niya, meron po siyang 18 teeth po na pang wood. Pang wood lang po talaga siya. So yung isa po, diamond cutting blade. Meron din po itong 54.8 mm. So pang tiles lang po talaga ito. Or pang clinker. So ito na po yung pinaka-unit niya. So, ito po yung protective cover po niya. So, ayan. And then, ito po yung guard lock niya. So, ayan. I-twist ko po. So, ayan. Yan yung tinatawag na guard lock. Ayan, diba? So,
itong sa baba, ito yung sodium limiter. So ayan, pakita ko po. Ayan. So ayan. Tsaka ang ano naman po, yung switch niya, ayan. Yan yun po yung switch. Yung sa kabila naman po, yung hand grip. Ayan. Ayan, pinupindon ko po yung hand grip. And then ito naman po yung ano, rear ventilation hole. So ayan, yung dalawang 'yan. Yan yung tinatawag na rear ventilation hole. Sa may ano po, sa ilalim po, yan po yung tinatawag na dust extraction pipe. So ayan po. Ayan. So yung sa harap naman po, yung ano po, front ventilation hole. So ayan po, dyan po banda yung front ventilation hole. So itong Roto Razor saw na to ay meron itong 230 hanggang 240 volts. Meron din po itong 400 watts. Yung speed unloaded po natin ay meron po siyang 4,000 RPM. So ibig sabihin po nun, kahit maliit po yung mini saw natin ay mabilis po itong umikot. So mabilis po kasi 4,000 RPM po siya. Hindi po siya basta-basta. Ang timbang naman po nito ay nasa 1.2 kg po. Medyo magaan lang po. Ito po yung tinatawag na hex range. Naman po yung aspiration hose na kinakabit sa dust extraction pipe. So ayan po. So ito na po yung kabuuhan ng storage case po niya. As you can see, maganda siya kasi may paglagyan po yung mga blade niya. Tsaka may lock din po siya. So diba? Ayan. Medyo may kahirapan po yung paglagay ng lock. So ayan. Diba? Ikot-ikot lang. So ayan. So ilalock na po natin. So diba? Ang ganda. Ang galing. Wow. Yung case niya medyo makabal talaga eh. So hard case po siya. For further demonstration, itong items na pong ito, ite-testing po ito natin sa labas para makita po natin gaano siya kalakas katibay. So una pong ikakabit natin ay ang diamond cutting blade. So hinihigpitan na po natin ang internal hex head bolt niya. So ayan, makita natin. So, yun po yung una nating na-try i-cut. So, yung masasabi ko lang po, nakaka-amaze kasi ang bilis niya pong naputol ang tiles. Kahit walang tubig po, kayang-kaya niya po i-cut talaga. Isang bagay po na gusto ko po sa unit na to, ay kaya niya pong pasundin yung angulo na gusto niyo po. So, makikita po natin na pa-wave po ang design na gusto po namin. Yan. So gaya ng sinabi ko po, yung blade po niya ay meron lang po siyang 11.1 mm. So ito naman po yung sample sa plywood. Makikita po natin, hindi ba nakaka-amaze, ang bilis lang po niyang nakat yung plywood. Sa pangalawa, so dito ako na-amaze sa unit na to kasi ang bilis-bilis lang po niyang makat yung plywood talaga. So yan, ang galing. So yung isa po, tinry ko pong i-wave yung angulo ng wood. So di ba hindi niya po kayang i-wave kasi nga po yung blade po niya is pang wood po, hindi po siya pang ano, ceramic. So ayan, di ba. So lastly po, hindi ko na po tinry na i-cut yung bakal na to kasi nakita ko po sa manual guide niya, aluminum lang po yung kaya niya po na i-cut. So never na po namin na tinry siya kasi baka masira lang po yung blade niya. And then lastly, comment po sa unit na ito. Para sa akin po, very satisfied po ako sa product na to. Kasi nga po, makikita natin, maganda siyang gamitin kasi magaan lang po siya. And then easy niyang dalhin. Kumbaga, kapag may gusto kayong ikat na plywood or anything else na gusto nyo pong ikat, for me sa mga beginners, okay na po ito kung kaunting retouchment lang naman po ang gagawin ninyo sa inyong bahay. So okay na po ito. At bago po ako ma-end sa aking pagbablog, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Please do subscribe na din po sa aking munting channel. Maraming salamat.